So what is up mga Katwix? So today we will have a vlog. So this vlog is all about yung una dahil day off ko or off ko, umuwi ako sa bahay namin dito sa Cotabato City. So I will call it a day in my life without work. So hindi ako nasa work. Usually makikita niyo yung vlog ko nasa bahay, sa office, ganun, or adventure sa ibang lugar. Pero ngayon nandito ako sa bahay. So you can see ito yung bahay namin. Ayan, simpleng bahay lang. Ayan. So medyo makalat pa siya, diyan yung gamit ko. So ayan. So nandito ngayon sa sala, dito ko siya naka-set up yung computer. Dito sa bahay, so makalat din yung table. So yan ako kayo kung anong ginagawa ko dito sa bahay. So yun yung first. Ang pangalawa, i-review natin itong phone lens. So 0.45 times phone lens. So this is a wide angle and a macro na lens for cellphone. So ang gamit ko ngayon na cellphone is yung iPhone 6 Plus na pang vlog kasi naiwan ko yung aking camera sa Corona Dal. So ito yung cellphone na gamit ko. So mapapansin nyo yung frame, kung hindi ko talaga siya ilalayo, medyo close siya. So nakakangalay sa kamay. Yun, see yung kamay. Huwag lang yung gili-gili. So yun. So i-re-review natin to. So nabili ko to kay Kim. Kim Kai sa kanyang YouTube page. Taga Cotabato rin siya. So ito kanyang shop. It's a Trend Fashion Cotabato. So ito yung kanyang packaging. Ang cute. So ngayon ko lang siya na-receive guys. Pinakuha ko lang sa tatay ko. Kasi bago lang ako nakauwi. Kasi busy sa trabaho sa Corona Del City. So i-re-review natin to kung anong magagawa nito sa cellphone na to. Kasi usually pag wala akong camera, syempre cellphone yung ginagamit ko. And hope it will be helpful dito sa phone. So i-unbox natin siya. So here we go guys. So ito yung box niya. So sa front makikita nyo guys, 0.45 times phone lens. So mobile phone and camera. So 37mm siya. So super wide angle and a plus macro lens. So yun, meron na kayong makikita ano, parang sample kung ano yung itsura ng lens sa box. So meron siyang variant na gold, silver, black and rose red. So buti na lang black version yung ating nakuha guys, kasi gusto ko talaga ng usually black, kasi syempre sa mga lens ng camera usually black, although yung phone is puti, pero at least ito. So sa likod makikita mo rin yung mga ano niya, yung parang mga features. Ayan. Then sa gilid, so meron siyang super wide angle, macro 37mm at saka stronger vision. So ganun din yung sa side ng box. So i-open natin siya guys. So inside the box, wala ka na makikita na iba. Meron siyang pouch. So ito yung pouch. Good. Maganda rin kasi at least may lalagyan ka in kaso na hindi mo siya gagamitin. Merong lalagyan. So made in synthetic leather. Hindi naman siya maamoy pero maganda siya. So ito yung I think the lens. And then yung clip niya. So ganito. So wala na siyang ano, wala na siyang manual. Sorry. Wala na siyang manual. So ganito lang yung nasa package. So nakalagay pag first kita mo is may macro. So if you figure out natin kung paano to. So wala akong idea guys kung paano gamitin tong lens na to.
So, tatry natin. Wala kasing manual. So, pasensya sa noise sa labas. So, yun. Tinanggal ko yung front. Lens cap pala to. So, ito siya makikita mo. Si, yung kanyang wide angle na lens. So, parang ano siya, parang connected yung macro lens sa wide lens. So, itong ilalim, check natin kung paano ba to. Ayun. So, ito na yung lens. So, you can see. Yun, oh. Nagzo-zoom na siya. Kita mo. Ayan. Tapos, so, fit siya. So, may dalawang cup siya. Sa macro lens at saka sa wide angle lens. I don't know. Matanggal pa to. Oh, yeah. So, yun. So, dalawang lens siya, guys. So, matatanggal yung isang lens. Ito siguro yung macro lens. Ito yung wide angle lens. Pero, gusto mo gamitin tong macro lens, wide angle lens, kailangan mo ikabit yung macro lens. So, check natin guys kung anong itsura niya. So, currently, ganito yung angle na frame, di ba? So, ikakabit natin siya dito sa clip. Ayan. Made of metal yung lens, guys. Yung clip naman made out of plastic. So, ingatan mo lang na huwag mo mahulog para hindi mabasag. Mahirap siyang ikabit. Hindi ko alam paano. I mean, malagay mo siya pero parang hindi siya pantay. Pero secure lang natin na hindi siya mag-drop. So, ayan. So, titignan natin. Ito yung guys. Yung angle ng iPhone na default sa video. So, isasaksak na natin itong lens sa camera. So, ito na. So, as you can see, meron siyang titignan natin, aalisin ko ulit. Ganito yung angle. Oop! Ayun! Ang layo, guys! So, wide angle nga siya. So, maganda to for vlogging. Iayusin mo lang siya na hindi siya magano yung kanyang reflection. So, wide angle talaga siya. You can see. Yan, nagwa-wide angle. So, nice! Front cam to, hindi pa na-try yung back cam. So, itatry rin natin yung back cam sa outdoor, pati yung macro lens. So, yan, di ba? Malayo ng difference. Tsaka clear. Pero meron lang para siyang, hindi ko alam sa, kung sa light to or sa light. Okay, nasa taas yung light. So, yun. Ang ganda. So, try natin sa labas. Oop. Oh, nice. So, ito yung labas ng bahay natin. Puti-puti ko. Yung motor. So, wala yung... Wala. Ito yung aso namin na, matanda na. At saka din na nalagaan. Pero, love ko pa din, ha? So, yan yung wide angle, di ba? Ganda. So, try natin yung macro lens kung effective. Or, ito try natin yung back camera pala nito. So, isi-shift ko siya sa back camera. So,
So ito yung kanyang back camera, guys. Naka 60 fps to siya, kaya mabilis yung kanyang frame rate. So sasampol natin dito sa halaman. Kasaksak ko na tong wide angle na lens. See the difference? So yun, yun ang layo ng difference, guys. Oh, see, tatanggalin ko, babalik ko, yun. So ibabalik ko siya, tatry natin yung macro lens. So ganito yung kanyang macro lens, guys. So malabo siya pag malayo. So titry natin kung paano ba ito mag-focus. So ilalapit natin, guys. Yun, no? So nagzo-zoom. Ay, ano talaga siya? Macro? Wow, nice. Galing. Sorry sa shaky video, guys. Wala akong monopod or tripod or stabilizer na iwan sa Marvel. Tignan mo naman, makrong makro. So pag malayo, hindi mo talaga siya mano, pero pag malapit, klarong-klaro siya. So maganda talaga to siya pang makro photography. Wow, shit. Ganda. So, magte-take ako ng sample pictures, guys. So may bouquet din. Ganda. Macro lens, guys. Kuha to ng macro lens. Wow, nice. Very HD. Ganito yung pagkakasetup na phone lens, guys. So, ayan, knip ko siya. So, bakit tiko? Kasi in-adjust ko yung kanyang angle na hindi mag yung lens flare. Ayun, may lens flare siya, kaya tiko. So pwede na mga straight. So ayan siya. Ganun yung setup. So pwede na mga straight. So depende na sa'yo. So ganyan yung itsura niya. So meron kayong tripod, so much better. So kailangan din, guys, kailangan din na kailangan din na parating malinis yung yung lens, kasi sensitive siya sa dust. So sensitive siya sa dust. So kung may konting dust lang, medyo maka-affect siya sa quality. Katulad nito, lumabas ako, napatong ko siya sa something na dusty doon sa may motor. So medyo iba na yung kanyang quality, unlike so kailangan malinis. So for me, this is a very good lens. So makikita nyo, malaki yung difference. So ayan, diba? Malaki ng difference. So sa amount yan, 200 pesos. At nakalimutan ko. 200 pesos.
okay na yung maganda na yung quality. Tsaka pag ano pa steel na to. Itong lens na to. So ililink ko yung ano, yung Facebook page nung nabilhan ko si Kim, or if meron siyang Facebook page ng kanyang store. So yan. Nice na yung kanyang pang-vlog. Diba? Oh, very nice. So that is for today, guys. Hope you enjoyed this video. So natulong rin sana sa mga phone vloggers dyan na nahihirapan, lalo na sa mga iPhone users. So ito na yung iyong solusyon para magkaroon ng wide angle. So bakit importante yung wide angle sa mga vlogging? Kasi mas nakaka-capture nito yung background kung saan ka. Ko yung mga parang anong ganap sa ano mo, sa behind mo sa lugar or kung ano man yung event. Kaysa yung pag hindi naka-wide angle, naka-focus lang sa itsura mo. Like ganito. Ayan. Diba? Layo, layo ng ano. Mas ano ng audience if naka-wide angle ka. Kaya usually yung mga vloggers, kahit na naka-DSLR or naka-phone sila, naka-wide angle talaga. So yun yung bala ko din sa camera ko na Canon EOS M10. So if magkaka-budget tayo, bibilan ko yun ng wide lens. Kasi kit lens din yun. So makikita nyo sa mga video ko, medyo zoom yung framing. So ayaw ko din ng ganun. So sooner. So for the meantime, dito muna tayo. So okay naman yung quality ng iPhone. So yan. Thank you for watching, guys. Hope you like this video. So if you like this video, hit like. So don't forget to subscribe and hit into the notification bell. So if you have questions, clarifications, kung ano man yung gusto nyo manin, so hit in the comment section below. So once again, thank you for watching. This is the Twixter.